bang turuan po kayo kung paano gumawa ng empanada. Ang nag-request po nito ay si Novi Rose Lobusta po. Nasa Saudi po silang mag-asawa. Umpisa na po natin ang ham empanada. Ito po yung ano, gagawin po natin. Half kilo na all-purpose flour yan. Meron pang mas magandang klase dito, kaya lang 25 kilos ang dapat mong bilhin. Eh, hindi po naman natin mauubos lahat yung kaya ito na lang. Pang bakery din po ito. Half kilo. Tapos, ang empanada, lalagyan natin siya ng black pepper. Ito po, white sugar. Meron din tayong cornstarch. Ito na po mga gamit ko sa eatery. Kung gusto nyo ng seasoning, ito po, meron din tayo. Meron din tayong salt. Ito po, kailangan natin ng maraming oil kasi dapat ilulubog natin ang empanada. Tapos, meron tayong 1/4 na potato, 1/4 na ham, at saka po, lalagyan natin siya ng margarine, yung dough natin. Pag mag-slice kayo ng potato para kagad siyang maluto, huwag siyang masyadong malaki, tama lang. Huwag naman yung sobrang liit, baka madurog na siya. Dapat po sa empanada, yung dough niya, hindi siya sinosos o nasosobra ng tubig. Pwede nyo siyang dadagdagan, pero huwag lang siyang makukulangan. Ito po, isusunod natin yung ating ham. Ito, 1/4 ito, no? 1/4 siya. I-slice din natin siya. Ang isusunod natin, yung white onion. Huwag nyo igigisa sa bawang kasi pangit ang lasa niya, yung outcome ng palangan. Instead na red onion, white onion. Kasi matapang din ang red onion, hindi masyadong maganda. Ito siya ang tumatama sa lasa ng palaman ng ating empanada. Ito po, manggigisa na tayo. Pakita ko sa inyo kung paano yung panggigisa. Kahit konting mantika lang kasi maglalasa yung ham din naman, magpo-produce ng aling. Ano, lutuin natin siyang mabuti para hindi sariwa yung lasa ng empanada natin. Isunod na po natin ang patatas kasi ang ham luto na yun eh, para lumambot siya. Natin na 1/4. Kapag hindi nyo naubos ang palaman na to, pwede nyo siyang itabi para paggagawa kayo ulit. Ito, mainit na balita kapag gumagawa kayo nito para lalo kong magiging macho. Lagyan natin siya ng konti lang para maluto yung ating ano. Para maluto yung ating palaman. Ano, konting ano lang, paminta, para kumagat yung lasa niya. Kung gusto niyo siyang lagyan ng seasoning. Lalagyan po natin siya ng ito, tansyado na ito eh, asukal para manamis-namis yung empanada natin. So, 4 na kutsara po yan ha. 4 tablespoon na sugar. Tatandaan po ninyo kung para maganda yung ano niya. Pag 1/4 na ham, 1/4 din na patatas para balance yan. Kasi pag puro ham, talo naman kayo.
lagyan natin siya ng konting asin. Ngayon po, kapag lumambot na sila, ang ating ham na ginis at saka potato, kailangan tayo maglagay ng konting cornstarch. Kailangan ano siya, wala siyang sabaw, malapot na malapot. Kasi kapag minold mo yung dough, lalabas yung ano niya, yung juice niya, mabubuksan yung dough, masisira yung ating panada. At saka kailangan pa natin palamigin ito kasi mawawasak yung dough pag mainit. Siguro kailangan muna natin isang takpan at medyo matigas pa yung ano natin. Nakpan ko muna siya kasi para lumambot yung patatas. So, yan po, naka-electric pan na siya habang nagmamasa tayo. Ito kalahating kilong dough. Ito po ng aking mixing bowl ay antik na po siya. 2008 pa to. Ito po kalahating kilo ha. Ito i-ano po natin muna. Lagyan natin siya ng pagkalahating kilo. Ang ilalagay natin 100 grams na margarine o kaya butter. Kung gusto niyo mas masarap, butter. Hindi ko na po siya nilagyan ng asin kasi yung margarine maalat-alat na. Kapag nagmamargarin ako, pag butter ang ginawa nyo, lagyan nyo lang ng konting asin, yung pinch lang na asin. Kasi ang magpapalasa din naman nito, yung palaman. Ngayon po, 1/2 na ano to ha, 1/2 na all-purpose flour, yung magandang klase, pero mas may maganda pang klase dito. 100 grams na margarine or butter. Tapos, lalagyan po natin siya ng 200 grams na white sugar para masarap yung dough niya. Pag nailagay ko na po, na-mold ko na, sasabihin ko sa inyo kung ilang ano, ito 2 cups po ito eh, kung ilan ang nailagay natin tubig. Pero kung ma-obserba kayo ha, kasi iba't ibang klase ang harina. Merong matakaw sa tubig, merong hindi, dahil iba't ibang klase siya eh. Yung iba po nilalagyan nila ng ano, maligamgam na tubig. Hindi naman malamigang panahon, kaya hindi naman nilalagyan. At kamayin ko na po para, alam niyo po masarap ang kinamay ko eh, joke. Para alam natin kung tama na siya. Ngayon po pag nalambutan kayo, napasobra yung tubig niyo. Ang naano kong tubig, ano, 1/3 na cup ang nailagay ko kanina. Ito meron akong measuring cup na pitcher. Nailagay ko na po siya dito. Yeah. Pero yung ako dinidefray ko rin yung apple pie ko, parang empanada din siya. Yung palaman nga lang ang nagkaiba. Lagyan na rin natin para dumikit yung mga naiwan. Ito yung rolling pin ko, 2009.
antik na. Ito ganito. Yung sa bakery na lang dito. Masarap din naman daw ang ano na to. Lagyan ko siya ng konting harina. Konti lang. Kasi hindi mas maganda kasi yung binibili kong harina. Para ano siya, hindi siya sobrang lambot. Hindi rin naman kasi maganda pag sumobra ang lambot ng ano, ng empanada. Dapat tama lang. O ito, pwede na siya siguro nito. O ayos, ito, pwede na. Medyo malamig na yung palaman natin. Huwag yung ano, talagang asin malamig siya. Tinitimpla ko kasi mabubutas yung dough natin. Ayan, pwede na siya. Molder ko po nasira na pero ako lang ang nakakaintindi nito kasi maliliit yung mga molder natin eh. Pinamana ito sa akin ni Ate Celia Monsun. Yung empanada molder, matagal na rin po sa akin ito. O ganyan po mga viewers. Tapos lagyan na natin siya. Dali lang po kukuha ako. Para sigurado po hindi siya mabutas, ganyanin niyo po siya. Oh. At lalaki pa siyang tingnan. Yan o. Ito po siya o, laki niyang tingnan. Kasi naiganyan ko sa tinidor, naikit-tik ko siya tinidor o. Oh. Laki niyang tingnan. Yung paggagawa kayo ng ano, pineapple pie, ganito rin siya. Kaya lang, mas manipis nga lang yung ano. Yung manipis nga, yung, nga lang yung dough niya sa pie. Binisip ko lang po kami ano, para mag-ano na tayo. Ayan na po, piprituhin na lang natin siya. Ang ano natin, ang empanada natin, dapat nakalubog sa mantika. Ano siya, hindi siya lulutong at saka hindi siya maluluto. Binuhat ko na yung lalagyan natin ng mantika. Hintayin natin siyang kumulo. Ready na siya. Pag malapit na siyang maluto, lulutang siya pag malapit ng maluto. Yung naluluto na siya, hinaan lang natin ang apoy. Ngayon ito, luto na po siya. Ito na mga viewers po ang naruto natin yung empanada.
Sana kung nandito lang kayo, kahit isa-isa lang kayo para matikman yung routine natin. Patuloy po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ng pagsuporta sa Edna's Lutong Bahay. Inuulit ko po yung Edna's Lutong Bahay. Dito lamang po siya sa Edna's Eatery, Quiaz, Baguio City. Sa tapat po siya ng first gate ng Pines Bay Subdivision. Maraming salamat po ha, sa patuloy ng pagpapuloy. God bless us all.